Hello guys, this is Rie Fang for Your Plan is My World. Sa video ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa Epicio or Flame Violet, kung paano mag-alaga at magtanim nito. Ano mga plant requirements para rito? Kung bakit ang mga dahon nito ay nalalanto or nagiging brown? Tara, samahan nyo ako sa aking plant journey. This video is just for you. Scientific name Epicia cupriata, common name Cleopatra flame violet, silver sheen, and mahaduman. Epicia cupriata is a species of a perennial plant in the family Gesneraceae that is found in Brazil, Colombia, and Venezuela. Paano alaga ng Epicia cupriata or flame violet? In terms of soil, soil potting mix will drain soil composed of loam soil or natural compost soil, rice hull, coco peat, and tree fiber or dust and pumice. Depends on the availability of your resources. Sa akin kasi, kung available, alimbawa may rice hull, yun ang inahalo ko sa aking Epicia. At saka kung may tree dust na galing sa pag-chinso, yun ang inahalo ko. Hindi siya pwede kasing pure soil kasi kapag pure soil, tumitigas ang lupa kapag dinidiligan. Kailangan din ng makahinga or relax yung roots ng Epicia para maganda ang pag-grow nito. Kapag may halong rice hull, pebbles, or pumice, madaling mababa ang tubig kaya hindi siya masusubrahan kapag dinidiligan mo ito. Kailangan kasi ng Epicia yung moist lang siya pero hindi masubrahan ng tubig. Yun ang kailangan niya. In terms of watering, depends on the location. Depende kung mainit, syempre palagi kayong magdidilig. At kung maulan or malamig, titignan pa rin yung soil kung medyo dry siya. That's the time na magdidilig kayo. Gusto kasi ng Epicia na gusto niya maging moist palagi, pero hindi naman masubrahan kasi nasisira ang mga dahon niya. At huwag niyo hayaan na maging completely dry ang kanyang soil bago mo siya didiligan kasi mamamatay ang iyong Epicia. Epicia plant requires high humidity to thrive. Mist them daily or place them in a tree. Wet pebbles and water will help to increase humidity. Sa akin kasi hanging plants ko siya. Nilagay ko siya sa ilalim ng puno. Pero palagi ko siya tinitingnan at minimist ko yung lupa mismo. Hindi yung leaves kasi masisira. Ayaw ng Epicia yung leaves ang palagi nababasa kasi masisira siya. Ito kasi sa akin, nasa labas ko nilagay, nasa ilalim ng puno. Since madalas umulan dito ngayon, talaga nasubrahan siya ng tubig. Kaya nagiging brown yung mga edges ng dahon, kahit mainit na siya sa taas. Ang tubig ulan ay maganda din sa mga halaman, lalo na sa Epicia. Kaya lang, huwag masyadong masubrahan kasi nasisira ang mga dahon nito. In terms of light, medium to bright light but protected from direct sun, particularly in the afternoon hours. Kasi nasisira o nasusunog ang mga dahon kapag naka full sun or direct. Epicia po ay nasa direct sun siya, kaya marami siyang flowers ito. Yan, may mga bulaklak talaga siyang lumalabas kasi naarawan talaga siya. Ang naging bad effect lang naman niya ay nasunog yung mga dahon, nagiging brown at namamatay yung mga dahon kagaya nito. So kaya kailangan nasa shady part lang siya or na konting araw para hindi masunog ang kanyang mga dahon niya. Kasi gusto din nito ng araw para lumabas ang kanyang mga bulaklak kagaya nito. Huwag dapat ito masyado masubra ng init. Kung gusto niyo na maarawan siya mga ilang oras lang sa umaga, huwag hayaan na i-full sun siya sa kapag nasa tanghali na at hanggang balang hapon kasi masunog talaga ang kanyang mga dahon. In terms of propagation, take single stem cuttings in division like this. Kagaya nito nang ginagawa ako, pinipinch ko lang, kinukurot ko lang sa mga stem para maputol siya. Madali lang siya na maputulin kasi hindi naman siya matigas, malambot ang kanyang stem. Ito ang tinatanim ko sa lupa para magpadami ng Epicia. Kahit yung ibang variety nito, ganito ang ginagawa ko, pinipinch ko lang, pinuputol ng daliri ko or kaya ginagamit ko ng gunting. Madali naman siya putulin kasi malambot siya. Iyon na nilagay ko sa lupa para magpadami ng Epicia. Kahit yung ibang variety ng Epicia ko, ganito ang ginagawa ko. Pinuputol ko sa may stem. Ganito ang ginagawa ko para magpadami ng Epicia through stem cuttings and division. May mga baby kasi siya. Sa susunod na upload na yung video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng Epicia.
In terms of fertilizer, needs a small amount of fertilizer, especially during summer. Apply water-soluble fertilizer to your plant at least twice a month para maging maganda ang tubo or pag-grow ng efficient nyo. Pwede din yung lagyan ng konting fertilizer pero huwag hayaan na damihan kasi nakakasira din sa roots ng mga epicia ang fertilizer, lalo na yung mga inorganic fertilizer. Sa akin kasi ang ginagamit ko, organic fertilizer, yung cow's manure, yung pupo ng carabao or cows, yun ang hinahalo ko sa lupa. Yun ang nagiging fertilizer na din ng aking epicia para magiging mataba yung mga dahon niya, malaki at mataba yung pag-grow ng epicia ko. Itong collection ko na Epicia cupriata, may strawberry mist, ito yung red, correct me if I'm wrong sa name nito, at saka may faded jade ako, yung green, ito na may patches na white, at saka yung isa may brown, at saka yung isa medyo may brown din na ang kulay ng flower niya ay pink. Ito, tatlong variety ko, ang kulay ng kanyang mga flower ay red. Mas gaganda ang Epicia cupriata kapag pinagsama-sama mo sa isang lalagyan. Sa susunod kong video ay ipakita ko sa inyo kung paano magtanim ng Epicia at ipagsama ko siya sa isang lalagyan, itong iba't ibang variety ko, para mas magandang tingnan siya, iba't ibang uri or klase ng Epicia cupriata. Guys, for watching. I hope may natutunan kayo sa videong ito, sa halamang ito. Kayo pa, ano nyo alagaan ang iyong Epicia plant? Paka-comment naman sa comment section para sa ating mga plantitos at plantitas. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-like, subscribe, and hit the icon bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. See you on my next video. Bye-bye!